bugso ng ano, bugso ng damdamin na nasabi niya yon, Freudian slip sabihin natin. Hindi eh, part talaga siya ng presentation niya kasi kung makikita niyo yung video ng presentation na yon, meron talaga siyang bullet point. Ang nakasulat doon sa mga bullet points na yon is bullet 1, cooler stories, bullet 2, safer world, and bullet 3, burning the games industry to the ground. As in legit okay, na point 1 and 2 eh. Podcast. Sausage Party! Hello, hello everyone! Welcome to the Pinoy Gamer Podcast / News Update. Sa show na to, pag-uusapan natin yung mga gaming updates, controversies, and anything gaming related. So kung gusto nyo mag-join sa mga pag-uusap natin, available kami every Friday, minsan Sabado, sa Pinoy Gamer Twitch channel. So pag-uusapan natin for today is Space Marine 2. Stellar Blade versus Stellar Blade. Nico Robin casting. Square Enix Sweet Baby. Parang ayoko nun ah. Sweet Baby Inc. Uli. Assassin's Creed Shadows. Uli. Tapos yung Day Before. Buhay pa pala yun. Okay, so kung gusto nyo maging guest, sabihan nyo lang kami para maayos natin. At kung gusto nyo ng mga shoutouts, mag-comment lang kayo sa mga videos kung saan nyo kami napapanood. At bibigyan namin kayo ng shoutouts sa dulo ng mga segments natin. So bago tayo simula, papakilala ko muna kung sino yung mga kakulitan nyo for today. Unahin ko na sarili ko. Hi guys, Sides, 50% girl dad, 50% stay-at-home husband, 100% geek. Hello, 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 hello. Next scene, Navi. Hey guys, Navi here. Your fellow weeb gamer and photographer. Nice. At the one and only, the man, the myth, the legend, Zero. Ako nga pala, Zero Food, babe. Para nakita nyo may X dyan, hindi kasi nagpasabi. Malabo ka usap eh. Na-eliminate ngayon. Eliminated. Oh, okay. Yes, okay. First rapid, try niyo mga rapid. Rapid, sige. So alam niyo ba kung ano yung friendly fire? So meron, yung friendly fire nito, hindi ito yung friendly fire na nakita niyo CS na pag binabaril niyo yung kakampi niyo. Ang friendly fire na to is the title of an upcoming Filipino film na related sa video games. Ang title niya is Friendly Fire. What is the movie about? Friendly Fire stars Luisa Andalio, who will be playing Hazel Sales. Ang kwento nito is isa siyang female amateur gamer na naglalaro ng mga FPS games or shooter games. Yung pangalan is Project Sandata. And magkakaroon siya ng journey of self-discovery dito sa movie to. Madi-discover siya at marirecruit siya ni Sonia Wilson, na who will be played by Colleen Garcia. At magjo-join siya dun sa esports team ni Sonia na ang pangalan is Team Isla. So at first, syempre magkakaroon siya ng mga difficulties mag-adjust sa rigorous trainings and yung mga dynamics ng esports team nila. And magkakaroon ng further complications dahil dun sa dalawang lead players ng team nila. So the film will also star Yves Flores, Bob Jibaili, sana tama yung pagkasabi ko, Harvey Bautista, at John Silverio. Kung interested kayo sa film na Friendly Fire, mag-open to on October 23 sa Cinemas Nationwide. Next month na pala. Yup, yup, yup. Next, na-release na ni Valorant yung patch 9.06 niya. That includes yung gameplay and system updates as usual, new player tips, and more. Pero meron pang isang lumabas na update dito sa patch na to, which is focused on player behavior. Sabi dito is yung Valorant will apparently adjust yung comms abuse penalties niya. The goal is to create better comms behavior. So, ano to? Disiplina to, disiplina. Because people who engage in repeat comms abuse behavior will receive increased penalties, sabi ni Valorant. So, what is going to happen? Sabi dito, Valorant will be issuing comms abuse penalties sa mga tao who have received a manual behavioral evaluation. Ito ay most probably due to their repeated patterns of comms abuse. So kung makulit ka na gumagawa ng comms abuse, malamang makakuha ka nito. So what this can fall, yung mga pwedeng penalties mo dito can fall into several categories. Yung una is a simple warning. Pangalawa is voice and text chat restriction for 3 to 14 days. Next is rank restriction timer for 3 to 14 days. And lastly,
Valorant game ban, which can range from 7 days to permanent. Sa movie kanina, dapat i-guess sila eh. Kaso, ang kausap... Actually, nung nakita ko nga sabi, eto ba dapat yung ano? Sila yun, yes. Sila yun, yes. Oh. Okay. Ang problema, ang kausap, si Shell. Yung middleman, wala. Wala. First topic, okay. Okay. First topic, oy, One Piece. Naku. Hindi yung card, hindi yung card yung pag-usapan natin. Pero mamaya siguro. Pero yun, sa mga nakapanood na nung Netflix One Piece live action, na may mga nakapanood na naman dito, alam ko to si Zero, yes. Inisang upuan niya, si Nabi? Hindi pa. Ganda siya. Ako sinimulan ko sa ano, sa cards. Technically. Tapos, tinitignan ko na yung anime ngayon. So, next time ko na yan. So, yan. So, ano kasi, natapos, sa mga nakakalam, tapos na yung season 1. Actually, matagal na natapos season 1. Pero nagkaroon na sila ng major announcement regarding season 2. So, yung isa dito is na-reveal na nila yung mga bagong characters. Tsaka kung sino mag-play. I think na-reveal na si Vivi, si Smoker. Pero I think yung mga ano yung mga highlights dito is si Nico Robin at si Crocodile. So for those who don't know, yung magpe-play kay Mr. Zero or si Crocodile will be Joe Manganiello. Sa mga nakakaalam, si Joe Manganiello played Deathstroke sa DCU. Na-cancel. Yung nagkano lang siya. Yung nag-post-credit scene lang siya tapos wala na nangyari. Or sa True Blood. Oo. Ay, meron pa. Ano, nag-Marvel din siya. Siya si Flash Thompson dun sa Spider-Man ni Tobey Maguire. Ayon. Pinakasuntukan niya. So, mahilig siya sa mga, ano, sa medyo geekdom. Pero, hindi siya yung topic natin. Yung topic natin is si Lera Abova. Siya yung mag-play ni Miss All Sunday or also known as Nico Robin. Ang pag-uusapan natin siya kasi medyo may issue. Apparently, sa interwebs. Maganda naman. Pakita ko yung itsura niya. Maganda naman. Actually, okay naman. Bagay, di ba? It fits. Oh. And unfortunately, it's the internet. So, internet always has, internet is always has an issue. So, yun. May idea ba kayo kung bakit may issue ang internet sa isang casting? Usually, ang mga issue common dyan is kung nare-race swap sila. Pero hindi sa case na to. Tama eh. Actually, di ba? Actually. Problema nila. Okay. So, ang problema nila, is si Nico Robin daw will be played by a Russian. Yun ang issue niya. Tama. Again, note, kahit na ako bago pa lang sa One Piece, medyo familiar ako sa information na to. Yung buong crew ng One Piece is iba-iba yung nationality. Oh. Si Nico Robin is supposedly or ano, parang based siya sa Russian race. So tama. Yeah, kasabi din ni Oda. So bakit may issue, di ba? Yun nga yung sabi ni Oda. Ang issue kasi nila is yung nangyayaring ano, sigalot sa Ukraine. Ay, yung gera. Ang kinalaman ng artista doon? Recruit ba siya? Kasi Russian po siya. Bakit ba? Pero soldier ba siya? Ano, hindi, siya Russian siya. Part siya ng government. Affiliated. Hindi, Russian siya. Hindi, Russian siya. May kapag-anak. Hindi, Russian siya. Ito problema nila. And then, eto pa yung makulit. So, Russian siya. The problem is, hindi naman technically, wala na siya sa Russia noong nangyari itong ano na to. Kasi nung 13 years old pa lang siya, umalis siya na Russia. So by affiliation? Tagal na pala. By name na lang siya, ano, parang by name na lang siya kinukuyog ng mga tao. Parang gano'n. This doesn't make sense. I mean, the internet. Akala nila Russian spy, gano'n. Doesn't make sense in the internet. Parang gano'n. Hindi kasi nila, ano, napanood kasi nila yung ano, napanood nila kasi yung ano, yung Black Widow, 'di ba yung mga bata pa lang yung ano, 'di ba yung story doon, mga bata pa lang sinterinain tapos pinadala sila as bata sa ano, ba? Diba? Hindi, tsaka si Miss All Sunday kasi, spy din siya, nag-start siya dun sa One Piece. So akala nila totoong buhay ganun din. Grabe naman. It's the internet. What do you expect? So yun ang ano, yun ang quote-unquote controversy ni Miss All Sunday, Nico Robin. I see. Nico gets?
kung sa mga may nasa chat dyan, liwanagin nyo ako kasi hindi ko gets eh. Sabi nga dito ni Kanike, lahat meron issue sa internet. Russian siya, haha. Russian, haha. Ay, si Chopper, I think may nalabas na still photo ni... Back view. Ano no? Tsaka, di meron, I think, di ba meron nang nakaharap? Kasama niya yung, ano, yung Bibi ni Bibi. Di ba? Or, hindi, ano lang yun? Fan-made lang yun. Hindi. Ang nakita ko na yung ano yun, nakatalikod siya. Nakatalikod yung, alam ko yung official. Oh, na, tapos yung mukha daw niya si Danny DeVito. Or si Dwayne The Rock Johnson. Yun no, pwede yun. De, pagka maliit siya si Danny DeVito, pag dumalaki siya si Dwayne The Rock Johnson. Oo, oh, sa bagay, sa bagay. Yung rumble pills nga pala. Kaila. Ah, ito. Tay-tayo dyan eh. Magulo, pero yun. Oh, yun lang, again, yun next. Naman nasa, ano, hindi nasa ko gets chat. Eh. Hindi ko gets eh. Nako, mahaba. Okay. Mahaba. Take it away. Ikaw, Snabby, gusto ko ba rin opinion mo dito? Kasi alam na ni Science opinion ko dito eh. May press release ako eh. Nagustuhan ko lang yung ano, yung announcement ng Assassin's Creed na ano, baka si Musashi yung bago ata. Or iba yun. What? Nakita ko sa ano, sa FGO group namin na dun si Musashi naman. Baka wini-wish nila. Hindi ko sure, nakita ko pa babaeng Musashi. Or baka iba na naman yan. Iba, wala. Walang Musashi. Walang Musashi. Kukunin nila yung ano? Kukunin nila yung FGO sa... Ay, kukunin nila yung Musashi sa FGO? Hindi, okay, ano lang, basta Musashi. Hindi ko lang kung favorite kasama na yan, pero yun. Tapos i-gender swap nila. Okay lang, basta Japanese. Sa akin. Bilang sa akin. Okay lang din, okay lang din sa akin. Okay, wala pa. Di pa tayo nagsisimula niyan, ha? Di pa tayo nagsisimula. Di pa tayo nagsisimula itong topic na to. Okay, so sige, simula na natin. May restraining order ako eh. Ala. So, ano, alam naman siguro lahat na madaming issue ngayon ng Ubisoft. Pero i-recap natin. I-recap natin yung time ano. Time to invest. Hindi. Hindi pa niya naririn, nahihit yung ano. I don't think nahihit niya na yung ano. I don't think. Ano hindi pa yun. Hindi pa automatic ulit. So, ano kasi, kasi di ba maraming issue ngayon. And apparent maraming issue ang specifically Assassin's Creed. Kasi siya yung marirelease na game eh, by supposedly next month. So ano, parang to combat the bad press na nakukuha ng game na yon, I think may lumabas na ano na article from the New York Times. Sabihin natin ano, contrarian article. Yung puff piece, hit piece. Yung ko masabihin. Spade, let's call it. Ayun. Kasi yung sinasabi, parang ano, yung pinaka-point nila doon sa article na yun, is yung ano, yun daw, kasi may blowback na from the Japanese side of the world. Yung sa ano, di ba? Mm-hmm. Ang sinasabi nila dito is, hindi naman talaga totoong Japanese yung mga nagbibigay ng feedback na ganun. Na on the internet you can be whatever race you want. Parang ganun yung ano, ganun yung nilalabas nila, so, na point of view. Totoo yung mga Google Translate lang daw, parang ganun. Parang ganun, parang yung mga ano, Google Translate lang para ma-post yung mga nila. Pero bakit so, nag-viral yung video, yung Japanese music video? Ganda eh. ano yung basis beat, eh. Niya? Labo eh. Ayun, tapos yung article pa na yun, supposedly meron silang kinuha ng ano, Japanese consultant that parang corroborates yung information na binibigay nila na yun nga na hindi naman talaga galing sa Japanese side of the world yung feedback na yun. Unfortunately, nalaman kasi through the internet's very good sleuthing, nalaman nila na yung consultant to was a former Sweet Baby Inc. employee. And I think naging consultant din siya ng Ubisoft. Kung tama yung information na nakuha ko. Correct me if I'm wrong, pero from the information that I got, naging part din siya ng Ubisoft. And the name of the ano is, I think it's Kazuma Hashimoto. Sweet Baby employee. Sweet Baby. It makes sense. Yun it siya. All connects. yun yung isa one of the more recent issues, one of the more recent issues na nakuha ng ano ng Ubisoft. But wait, there's more. Unfortunately or fortunately, whichever side of the fence you're on, there's more. So ito kasi dito, according to the Ubisoft CEO, they are not pushing for a specific agenda. Yeah, right. This is ano, I think based to dun sa meron kasi ano, nagkaroon ng
sa mga I think alam na ng mga ano, ng mga tao na naka-post naman dito na i-delay nila si Assassin's Creed to February 15. At naglaba sila ng internal and external na parang letter para ma-explain video, ko rin niya. Video din to. Ah, video ba yung ano? Sasalita si mo si Gimo. Yeah. Yung nabasa ko kasi yung ano na yung parang printed na. So, ang sabi niya kasi doon na yun nga, parang may part doon sa nilabas niya. I think this is from the internal or para sa mga shareholders. Shareholder. Internal siya. Internal mismo. Na parang sinasabi niya na we're not pushing for a specific agenda. Bullshit. Kung ano man yung agendang yun, kayo na bahala kung ano yun. Pero, unfortunately kasi, ang sabi nga dito is, actions speak louder than words. Kasi diba sabi niya, wala silang agenda. Unfortunately, kung titignan natin, mukhang may sabihin natin ano, agenda adjacent actions na ginagawa Ubisoft. Specifically, this is on the company's diversity, inclusion, and accessibility page. Kung ano man yun nandun, check nyo na lang. Sa website nila, in short. Yung sa website nila. Hindi nagbabasa yung CEO, no? meron ding statement yung Ubisoft's Vice President of Global Diversity regarding this. Hindi ko na siya hinanap. Kayo na bahala. Ayoko na ka, no? Kasi may iinit palalo ang ulo dito pagka binasa ko siya. So, hindi na lang natin pasukin yun, di ba? And there's more, pero mahirap nang ilista kasi madami. At siguro, pinaka blatant, sabihin natin, is yung program nila, yung parang internship hiring program nila na para mag-qualify ka, you have to be either female or identifying as non-binary. Yun yung parang base nila. Kung lalaki ka, no pwede depasa. What? Not the best person for the job. Yeah, pero yun yung ano nila, yun yung... Pero so, not pushing specific agenda ka, no, CEO. Hindi. Yeah. Hindi naman. So after that, Ubisoft, actually nakapag-collaborate sila with Q-Lectors para sa isang collectible ng Assassin's Creed Shadows. So, figurine, Navi ba? Gusto mong orderin to? Baka feeling ko kasi magiging rare to eh. Feeling ko magiging rare to. Tignan natin. May possibility maging rare to na pag nakuha mo, kasi hindi na sila lalabas eh. After it, pag nakuha ka ng isa, baka, ano, baka may sobrang chance. Sobrang ano nun. Part ng history to, kung sakali. Kaya nga. Ano kasi, meron siyang ano, meron, kasi supposedly wala namang issue eh. Gagawa lang sila ng collectible figurine, di ba? Madami namang gumagawa ng mga, ano niya, ng mga publishers, game devs para may kasama yung ano, parang may kasama dun sa release ng game. Unfortunately, may problem. Sabi nga na, nila Tectone, nuclear drama. Nuclear drama. Pero ito literal na nuclear drama to. Kasi apparently yung promotional material nila showcases yung figurine nila, it incorporates yung one-legged Torygate. Sa mga hindi nakakalam, yung mga Torygate is siya yung parang mga shrine. Ano yun eh? Madami yung sa Japan. Magbibigay ng direction sa shrine. Parang ganyan. Papunta sa shrine. Yes. Ayan, yes. Yan, ganyan. Ang problema kasi yung ginamit nila is one-legged Torygate. Ang nag-iisang kilala na one-legged, isa lang ang kilala na one-legged Torygate sa Japan. Kilala siya kasi relic siya from World War II. Oh. Kilala siya na relic from World War II kasi siya yung ano, parang nung nabomb ang Japan sa Nagasaki. Oo. Dalawa yan. Naiwang nakatayo yung isa. Siya lang yung nag-iisa lang yun na yun. Yung reason ko bakit siya naging one-legged na lang or isa lang yung ano niya is because dahil dun sa bombing ng Hiroshima and Nagasaki. Very wrong. Kung isipin mo yun na kung ikaw is ano, native ka ng Japan at nakita mo na, oh, total disrespect. What are you doing? Nuclear drama. At tsaka kung titignan mo rin, yung Torygate na yun, mali din yung timing. Actually. Hindi pa na nangyayari yun. Parang Edo period ata yung ano, diba? So, grabing historical accuracy, Ubisoft.
Ayun, so ano, according naman to kay Inside Gaming, ang sabi niya is dito is kinancel ni Ubisoft yung online appearance niya sa Tokyo Game Show. Sabi natin understandable sa mga nangyayari. Kung ako yung speaker dun, ayoko. Please do. Ano, it's ano, understandable siya pero technically weird siya kasi magpro-promote ka ng isang game na supposedly based and heavily inspired by history. Japan, di ba? Yeah. And then mali-mali sa lahat place ng ano kung saan. Pero yun nga, again, it's understandable kung bakit kinancel nila. And ano, consultant sila eh. Ganun. Hindi, ayusin nila yung lahat ng ano para maayos yung timeline. Ayun ko, alternate timeline yata sila. Kaya, tawag dyan. Sumunod na lang sila sa FGO. Oo nga, ibang dati, timeline FGO na lang sila. Kaya nga eh, FGO wiki na lang, tapos okay pa yun. Oo, tapos ano pa, it actually gets, ano, gets worse. Kasi, Insider Gaming, nalaman din ng Insider Gaming na si Ubisoft is kinansel niya na lahat ng press previews for Assassin's Creed Shadows. According to sa various sources, and yung Assassin's Creed press previews were supposedly scheduled to take place next week. Kasi supposedly by October lalabas na siya. So, at dahil doon, yun niya, after a series of very, 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 very unfortunate events, Assassin's Creed Shadows is delayed to February 14, 2025. Sigurado silang February nila gustong ilabas. Alam mo, may conspiracy theory niya dyan. Oh, una-una, bakit muna ano? Kasi ang bibigat na lalabas ng game sa February. Yun nga, yun. Pucha, Monster Hunter Wilds. Para, ang sinasabi nila is para, ano, may reason sila sa mga shareholders sila. Ay, kaya hindi bumenta kasi ang daming. Ay, nilamon kami ng ano eh, ng Monster Hunter. Tsaka ng Civilization eh. Jesus Christ, Ubisoft. yun. All the wrong moves. So, ano to? Ang makulit eh, makulit yung nilabas sila na parang announcement regarding yung delay. Sabi nila na the game is already completed, ganito, ganito. Kailangan lang namin feature complete ka nga, di ba? Kailangan lang namin i-polish, di ba? Yung feature complete nilang game. Oh, it makes sense. Parang mas maganda, di ba? Kahit naman, ano. Napanood siguro nila yung overanalyzed na drunk video. Tawag doon, ano, there's no such thing as perfection, sabi ka nila. Okay. yun yung sinasabi. Tapos, ano, ang isa bang good news is lalabas siya sa Steam day one. Ooh. Sabi nga ni Asmon doon, yes, makakuha lahat. Alam mo yung ano, yung meme ni Thanos? Oh, it yung all. Yung meme ni Thanos yun. Where did it bring you? Back to me. Sabi ni Gavin. Crawling back to me, yes. Actually, nag-ano rin sila eh, nag full refund sila. Na dapat lang. Nag full refund sila, tapos yun daw mga mag-pre-order, makukuha na, hindi na siya pre-order technically, magiging siyang, pag binayaran mo yung pre-order DLC price nila, makukuha mong libre yung first DLC. Parang ganun din gagawin nila. Ano kaya yung ano, no? Yung nakita nila, bakit bigla silang nag-push ng ganun? Parang bigla lang nila nakita na, si Ghost of Yotei, nakita nila. Si Ghost of Yotei. Pero 2025 pala naman si Yotei. Ano yun? Tatapatan nila? Oh, sabi nila, ganun kami ka no, confident. Tatapatan sobrang namin confident yan. Sobrang confident? Oh my God. yun. Yung sa akin dito, anong nakita nila para mag-push sila doon sa date na yun? It doesn't make sense na tatapatan nila Yotei kasi wala sila din nila kaya eh. Feeling ko yung stock price nila yung nakita nila. Yung stock price na... Eh, di ba ano magsisave? Isisave siya? $9 baka na lang siya ngayon eh. Yung last check ko 10. Kasi 9. But, ten. Ah, nag-9 siya kanina. Okay. Euros pala yung ano, yung value. Hindi na rin atin tinitignan ko to something. Yan. Pero so, damn. Yun po ang nangyayari ngayon sa Assassin's Creed Shadows. Yeah. Ano sabi sa comment? Pride Month daw. Sabi sa comment, ha! Sabi ni Kuma. Tapos, walang agenda we kasing rare ng Concord. Si Concord pa nakita nila. Yan ang basis nila si Concord.
ayun, nagbabaan din ata stock sila. Yes, actually, nasa ano sila, parang 20-year low na sila. Lowest sila in 20 years. Ubisoft, Sucker Punch by Ghost of Yote. Yun, ha? Sabi ko, Ghost of Yote talaga nakita nila eh. Si Kanike, Pride Month daw, February. Talaga? Hindi ko alam. Kalang Pride Month yun. Hindi ko alam, Huh? Tapos sabi ni Hampas Lupa, Happy Loopy, Feb para pasok sa fiscal year 2024. 2024 pa din. Hindi ko alam kailan yung cut-off nila. Kasi hindi, oh well. Mahihirapan sila kung di nila papasok yan eh. Ang baba ng si... Kasi ano, meron din silang nilabas na parang information na Star Wars Outlaws did not perform well. Underperformed siya. Below yung expectations. So kailangan nila ng ano, kailangan nila nakita for fiscal year 2024. Technically, wala silang kinita this year. Apparently. Pero, so yun. Sa mga... Same month pa na Monster Hunter Wilds. Good luck. Yun nga yun. Same Monster Hunter. Gusto pa maglabas ng DLC. Wahaha, ang dami niyang sasabayan na game. Lol, replay lalamunin, si Shadow. Lalamunin siya. Kahit walang Monster Hunter Civilization, lalabas dun. Anong date na yun. So, hindi ko alam anong mindset nila. So, kung ano man ang balak niyong gawin, Ubisoft, good luck. Good luck na lang yun. Yeah, sabi ko. Good malaki luck. Siguro inaasa nila sa ano. Ay, pero kung additionally, kaya lang ako additional, ha. Magmakata. Nako. Magbubukas daw kayo ng ano, magbubukas daw kayo ng box. Dumating na yung deliver. Pero additionally, meron din ano, magkakaroon din ng investigation na spinnerhead ng shareholders at executive board regarding yung performance ng Ubisoft. Ay, grabe. So, ganun siya ka rin din. Ganun siya din nangyari ngayon sa Ubisoft. May investigation na pala. May investigation sila. Internal investigation sila na spinnerhead ng mga majority shareholders. Saya. Ano nga ba nangyari? Saya, grabe saya, yung downfall nila. Parang hindi na sila nagkaroon ng ano nung panalo simula na. Actually, nung simula na na-announce tong si Assassin's Creed tsaka si Star Wars, wala silang parang wala akong nakitang balita tungkol sa dalawang game na yun na medyo positive. Wala silang good news buong ano. Buong taon. Buong taon wala silang good news. Iba okay. Sero, alam mo yun, yung ano, nag-initiate ng internal investigation yung major majority shareholders nila. Kulit ba? Hindi na yung ano, hindi na yung activist yung mismong ano na. Yung board na, yung executive board na yung nag-start. Walang ano eh. All deserve else. They deserve it. Yung lang masabi ko dyan. Dali-dali eh. Win na sana eh. Napakasimple lang gawin ng Assassin's Creed Shadows eh. Give by Hattori Hanzo. Or si Musashi, yun yung kanina sabi niya. Ang daming historical figure. Ang dali. Quick win. Bibili na sana ako. Kaso, hindi. Kailangan. May agenda silang ano. Kailangan. Dami na problema. Bahala sila sa buhay nila. Kaya lang nila yung ano, yung Fate Samurai and Remnant. Okay. Dapat nag-fate na lang sila. You will not be missed. Yun na lang yun. Okay pa kahit gender bend mo eh. Medyo okay pa sila. Okay pa ako sa gender bend. Game, next. Yeah. Moving on. Kasi iinit pa rin ang ulo ni Sero dito eh. Sero, alam ko, miss mo na, sweet baby. Kakapag-usapan pala natin. Okay nga, miss mo na. Ganun ka, no, yung tindi ng emosyon mo pagka nandiyan si sweet clingy? Baby. Clingy? Sa mga hindi nakakaalam kasi, si Sweet Baby Inc. is a consultancy studio na nagpo-focus sa DEI initiatives sa video games. DEI is diversity, inclusivity, ano to ko yung E? Equity. Ethnicity? Tama ba? Equity. Diversity, equity, and inclusivity initiatives sa mga video games. So, apparently kasi, isang Sweet Baby Inc. employee named Cameron Wild admitted na yung goal, sabihin natin his goal, is burning the games industry to the ground. Sabi yun. Na-mention to dun sa isang presentation niya sa The Game Developers of Color Expo. Yung title nung mismong presentation niya is How to Get Away with Murder Subverting Genre Expectations. Diba? Medyo ano talaga yung mga words, diba? Matindi yung mga words. Ito makulit dito. Kasi ano, yung burning the games industry to the ground na statement, parang kung iisipin mo baka inadlib lang niya. Bugso ng damdamin na nasabi niya yun. Freudian slip sabihin natin. Hindi eh, part talaga siya ng presentation niya kasi kung makikita niyo yung video ng presentation na yun, meron talaga siyang bullet point
ang nakasulat sa mga bullet points na yun is bullet 1, cooler stories, bullet 2, safer world, and bullet 3, burning the games industry to the ground. As in, legit okay, na nakasulat. Point 1 and 2 eh. Yung point 3 niya, andun talaga siya. Hindi siya, ano? Kaya talaga. Nagalit na to. Odd ko talaga yun. I hate this company so much. As, yun na lang. As in, genuine. Yung una, annoyed ako sa ginagawa nila. Ngayon, genuinely na I hate them. Hindi ko alam. Hindi ko na alam anong problema nila. Bakit pa sila pumasok sa industry nito kung ganun lang yung goal nila? Gusto na nila mawala. Kasi nga, gusto nilang i-burn yung games industry to the ground. Yung kanila, yung vision nila nung safer world tsaka cooler stories. So, nagja-jive yung tatlong points na yun. I really hate them. Okay. So, yun. At least, alam na natin kung ano yung goal ng Sweet Baby Inc. Specifically, bakit sila nagpapasok ng mga ano ideas and ano some stuff sa mga games na kinoconsultancy nila. So, yun. No, guys, what are your thoughts? Chat? Mag-release ako ng... Alam ko na sasabihin ni Sero. Hindi nyo alam ang sasabihin ko. Mag-release ako ng fan. Gusto ko magbigay ng talk ang Sweet Baby Inc. sa Pilipinas. Pero dadali natin silang tondo. yung ruta niya, no? Ni iShow Speed. Hindi sila sa stage pupunta. Basta, ano? Ano? Yun ang gagawin ko. Raise ako ng fan. Das pag, kunwari, merong, ano, merong talk, pero wala. Yun na lang. Ayok, I hate them. I really hate sa tondo. So yun, tingnan natin kung ano sabi ng chat. So sabi ng chat, burn baby, sabi ni Kanike. Si Humpy Lupi, F Sweet Baby, win Lorcana Baby. Bakit pumunta si Lorcana? Tapos si Kanike, siguro sa games, mahina siguro sa games itong mga taga Sweet Baby. Hindi ka nag-iisa, Sero. Kapag nasa lubong ko sa kalsada yan, sasapakin ko bigla. Si Pride Rice. Against ako sa violence, pero ito, iba inviting eh, no? Eh. Ini-invite ako eh. Parang ganun. Nagbago na daw si Zero, ngayon maging basbasa gulo na daw sa dahil dyan. Sabi ni Pride Rice, same here, si Agile. Paano ba malalaman kung aling games ang may bahid ng Sweet Baby Inc.? Pwede kang pumunta sa site nila, makikita mo doon kung ano yung mga developers tsaka mga games na ano nila. Clientele. May listahan. Mga clients nila. Tapos, pwede ka rin pumunta sa curated group sa Steam, which is nakapangalan na Sweet Baby Inc. Detective. Wala na. Pinilatan nila ng DEI.com. Ayun, diba? DEI. Tid na. Ayun, yun. Ni sino na kasing gumawa? Kabrutus? Basta yun. Meron, ano doon, nililista nila lahat doon yung mga games. Or i-follow mo nila sa Twitter sila, Grumps. Sa Twitter. Yun. So, yun ang pwede mong gawin, Agile, kung gusto mo talagang ano. Pero ano, medyo nagpa-purge na rin sila ng mga clientele nila doon sa site. Usap mamaya. Tapos, gusto nila Zombie World. Diba? Kanike. Tapos, doon ba tayo? Ano? Tingin ko yan pag nagpunta yan dito sa Pilipinas. Pag nasunto, dito na lang sa amin. Hindi kita papahiya sa'yo. Si Fried Rice, ang agenda talaga nila yung pumapatay ng industry. Yeah. Yeah. Grabe. Okay, you can't join them, burn them. Sweet baby. Ay, may additional si Happy Loopy. Sweet baby, parang yung mga nagpro-protesta na umuupo sa gitna ng kalsada instead na maki-join ka sa cause. Gusto mo palalong masira yung advocacy nila. Kasi ito na, hindi productive yung ginagawa. Hindi na true productive. But, yan. Thoughts na lang sa mga nasa chat kasi sumasama loob ko eh. Sakit. Next topic. Okay, yun. So, ano, mukhang yan sa mga nangyayari ngayon sa Sweet Baby Inc. I think may mga ano na, may mga game devs and publishers na medyo are seeing the light. Yung mga dating nakatrabaho ang ano, Sweet Baby Inc. Kasi mayroong isang report dito from Bounding in the Comics. Ang sabi dito is Square Enix is no longer listed as an active client ng Sweet Baby Inc. Nice. Buti na lang. Yun. So, job, sa, mga, Enix, ano, yeah. Sa mga hindi nakakaalam, si Square Enix is, pangalam nilang games is yan, si Tifa. Kahit na yung hindi yung games, kilala siya dahil kay Tifa.
nandiyan sa screen niyo ngayon. Kahit nga politician, kilala siya eh. Oh, Italian na politician, kilala si Deepa eh. Oh. So yeah, kilala si Deepa or Final Fantasy, sabihin natin. And Kingdom Hearts, nandun pa rin si Deepa sa Kingdom Hearts. Mm-hmm. Tapos Forspoken. We don't talk about Forspoken. Yeah, we don't talk about that. Shut up. Shoot. Talk about. Miguel ka. No, we don't talk about that. Papaluin ngayon. Bad. Papalo ka pag di ka tumigil. Ayan, so according kasi dun sa ano, sa archive in August 2024, andun pa yung logo ng Square Enix sa mga client list na yung sinasabi ko kanina kay Agile. Na kung gusto mo makita ko ng mga nakatrabaho na si Sweet Baby, may makita mo doon, may distance sila kung sino yung mga client sila. And nung time na August 2024, andun pa yung Square Enix. Pero nung chinek na siya uli, nung September 24, 2024, hindi nakasama si Square Enix dun sa list of clients ni Sweet Baby Inc. dun sa official website nila. Yes! Good job, Square Enix. Saan na mabura lahat? Hindi lang sa ano. So, ay, nandun pa yung Valve. Kala. Ang ano kasi, di ba, yung meme kasi sa Square Enix did not meet our expectations. Yung sales nila, lahat did not meet our expectation. Masyado kasi mataas standards nila. So, pero ano, i-note natin na hindi pa to confirmed. This is just a report coming from, ayun yan, Bounding in the Comics. Nawala lang yung logo, ano? Nawala lang yung logo. Baka pero, pinatanggal lang. Huwag muna kaming isingit dyan. Meron din nagsasabi. Conspiracy theory again. Nagsasabi na possibility na hindi na sila kay Sweet Baby kasi meron na silang internal na parang ethics division team yung nag-censor kay Tifa sa Final Fantasy remake. Hopefully nilagyan we'll siya see. Ng sports bra, nilagyan siya ng asalayo, tinanggal yung panty dun sa drawer, ano pa ba, Dragon Quest, oh yeah yung sinense. Tinanggal nila yung gender. Next is yung mga characters. Yun, nilagyan din nila ng sports bra. Basically, yung kulay green na ano. Yung character. So, ang problema naman doon is art yun ni Akira Toriyama. Yes! Binaboy nila. Yes! So mukhang mas malala yung pinalit nila. Yun ang ano. Hopefully, hindi. Sayang yun. Pero, kasi ano eh, kung titignan natin si Final Fantasy 7 yung lumabas, 16. Medyo maganda na 'yung ano, maganda na 'yung. Tsaka 'yung 16, napaka nung nalaro ko 'yung 16 eh. Maganda na 'yung direction, medyo nagko-course correct sila. Oh, actually enhance pa nila 'yung mga ano, 'yung mga vulgar scene dun sa 16 eh. Kasi dim siya dun sa initial version and then dun sa patch nila afterwards, mas malinaw. So, mukhang nagko-course correct sila. So, hopefully. I hope so. Yeah. Ano sabi dito. Kaya umayaw ako sa Square Enix dahil dyan sa Sweet Baby. Balik loob na ako, sabi ni Kanike. Sabi ni Azal, kamote, muntik ko na kainin ni... Kainin ni Kat ni chat ko. Ha 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 ha. Ano ginagawa niyo? Tapon ko na yung FF16 ko. Ha ha. Nakatago lang eh. Wow. Laray mo. Maganda siya. Malapit na ako matapos. I know. Grabe pala sa Final Fantasy 16. Oh, medyo. Ang dami na kaubad. Ang dami, yes. Sabi nga si in-enhance pa nila dun sa... Alright. Next topic naman tayo. Medyo bababalik na aking faith sa humanity dahil dun sa sinabi ng science. Pero, alam niyo ba yung game na The Day Before? Anong game na The Day Before? Nagkaroon ba ng game na The Day Before? Tama kayo. Game ba yun? Or... PowerPoint slide na parang hindi. Pinumbine together para magmukha siyang game. So, sa mga hindi nakakalang kasi yung game na to was technically released noong December 2023 by the developer Fantastic. And then, immediately after nung release sila is naka-receive sila ng significant amount of criticism. Marami, nagsasabi scam daw yung game. Meron din siyang parang legal disputes na ako regarding sa Fantastic. Di ko sure kung ano yun about doon. And then, meron din silang accusations in regards sa plagiarism at saka... asset flipping basically. Yep. Meron din silang unpaid labor as well as severe mismanagement. Yung severe mismanagement is Ubisoft level. So, yun. Yun na the day Ubisoft. Before. Na dinownload niya ba? Bumili ba kayo? No. Good job. Hindi niyo bumili. So, recently kasi, yung ano na yun, yung developer nila,
na Fantastic or Fantastic Nature is buong ano, they're making a return. Return of the comeback. Kasi nag-post sila sa Twitter nila of the following. Everyone deserves a second chance. Not you. We deeply apologize to everyone for the day before and take full responsibility for what happened. Not you. Again, not you. So what are your thoughts? Mingi sila ng patawad. Second chance. Kapala. Take me back. Na-refund ba na lahat nila yung bumili? Sabi, na-refund. Pero for sure, may mga nakakalimot eh. Ganoon naman yan eh. Tindi rin ito mga to. Pero yun nga, humingi sila ng second chance. Guys, bibigyan nyo pa ba second chance? Magbabago na daw eh. Magiging responsable na daw sila eh. In addition dun sa kanilang apology, they also posted a link dun sa website nila titled basically The Fantastic Plan for Recovery. Oh, so may recovery process. Hindi lang, ano, hindi lang nag-sorry. And then they also mentioned na gagawa daw sila ng bagong game. Pero... Hindi nga nila natapos yung game na ginagawa nila. Gagawa sa bago? Bago, move on. Mag-move on na kayo, guys. Sorry na. Move on na. Kaya nga nila. Para magawa nila yung bagong game niya yun is, baka pwede kayo mag-donate. Crowdfunded pa. Ang kulit lang. Ang tindi. So, meron silang Kickstarter campaign. Tapos yung pledge goal niya is 15K USD. Oh, yun. Sorry na. Magbabago na kami. May bago kami game. Pero penging pera. Paano muna, no? Walang basusan. Magmano ka muna? Hindi mo lang sa naghintay ng Pasko para umuwi na ang Ginaldo. Didiretso niya agad. Matindi, no? Matindi itong kapal company nito. Ang kapal din na ito. So, guys, may chance pa ba? Ano? Ano sa tingin nyo? Meron ba sila? Pagbibigyan nyo ba? Kasi ako, sasampalin ko na lang pag nakita ko. Ito yung isa pang gusto nating imbitahan sa Pilipinas para mag-talk. Sa Tondo din. Galing! Ang kapal din talaga! Gabi! Ba-level? Iba! Okay. Yung website nila, ba't ganito? Kapangin. Yun. Sabi ni Kanike, sayang pera sa day before, buti hindi ako bumili. Auto-buy na lang sa akin na game is Monster Hunter at From Software game. Ako Larian. Yes. Yeah. Gawa ata sa bakal mukhahan nila masyadong makapal. Si Lau Kent VT tumawa lang ng mga ano, emoticon tumatawa lang talaga. Omega lul. Tapos, sampaling ko yung mga yan ng common at uncommon card ko. Makapal-kapal din yun. Makapal-kapal din. Diba? Ibang kakapalan ng mukha. Hantindi. Yeah. Anyway, move on. Next topic. So, are you sick of games telling you that you're wrong? Mali ka? You should think this way? You should act this way? Parang hindi ako naglalaro ng mga games. Sa bagay, may point ka. Hindi pa ako naka-experience na gano'n. Oh, tapos yung mga nilalaro ni Mir, hindi naman din mga ganong klaseng game. Eh. Medyo may pagka-immoral yata yung mga nilalaro nito. Yung mga ano yan eh. Malinis! Pero may mga tao dyan na naka-experience naman ng mga game na yan. Like for example, mga naglaro ng Dustborn, may naglaro ng Forspoken, and other shitty type of games out there. So... kasi, bahay na ito pinag-usapan. Alleged lang naman. Alleged kasi yung Space Marine CEO ng Saber Interactive na si Matthew Clark is, it seems like nag-speak out siya against dun sa mga games na nag-i-impose ng morals. Allegedly is, hindi to confirm or na-deny yung information. Actually, kasi sa video ni Asmon Gold, meron na nag-comment. Tapos sabi lang niya, CEO ako ng ano, ng... Yeah. Saber Interactive. Pero, nag-tweet yung, ewan ko tweet ba, basta nag-reply yung CEO naman ng Saber Interactive na, sabi niya, that guy is a smart person or sharp person, kanya. Ang sinabi kasi dito, modern games are too complex, too much of an investment, and that there are overblown attempts at messaging and imposing moral on gamers. So, what are your thoughts? Tama siya. Yun lang masabi ko, tama siya. Based. Walang mali sa sinabi niya. Parang naging ano nga din, sabi nila parang lightning rod siya ng gaming industry. Parang this is a flag that we can all... Ano yan? Turning point. Turning point siya. Kasi tama siya eh. Madami kasi games na nag-impose. Galing na siya sa ano eh. Galing na rin kasi... Ito galing na to sa ano eh. Sa, marami ng ano eh. Marami ng game dev tsaka publisher ang medyo ganyan yung stance. Parang Larian na din yung stance ngayon. Mm. Yung sa Palworld. Parang ang pinaka-point na lang nila is gagawa kami ng game para... ma-enjoy niyo yung laro. Yun lang yung pinaka-point ng mga games na gagawin namin. Wala iba. Parang ganun na lang yung ano nila. Kasi yung iba, sasabihin pa nila, if you don't like our game, don't buy it. Then,
Kumakulap. That works. Ano nangyari sa kanila? Hindi talaga sila bumili. Totoo naman, nakikinig naman din natin. Oo, nakikinig naman sila. Nakikinig kami. So, tapos don't need to repeat yourself. Magsusumbong sila sa ano sa mga media partners sila. Hindi bumili mga gamers eh. Please call them bigots. Yung next article, may hit piece na atakin yung mga gamers dahil doon. So, I think makes sense yung sinasabi nung ano dito. Nung, kahit hindi man siya yon nung CEO ng Saber Interactive or ng Space Marine 2. May sense yung sinasabi niya. Hopefully, makinig yung ibang developers dito. Hopefully, makinig si ano, Ubisoft. Actually, ito kunin yung CEO. Tanggalin niyo na yung current CEO niyo. Ang makulit dito sa nangyaring to, di ba, yun yan, lumabas tong information na to. Madaming mga media outlet ang nag-reach out sa, ano, para i-confirm. Hindi niya kinonfirm, hindi niya rin binigay. Walang gustong mag, walang ano, hindi daw sumasagot yun. Sabi na ito, stigyo ah. Sabi ko, yeah. Lakas na ano. Win-win siya rin eh. So, situation it. Ano yan? Based, maganda yan, based talaga. Kasi ano na yan eh. Isa na rin yan sa mga favorite games ngayon yan eh. Si Giga Chad eh. Oh, ano yan? Ano, Henry? You know, si Henry Cavill. No? Bibili nga ako ng Space Marine after nito eh. Kasi mukhang dahil maganda lang dito eh. Oo, oh, dahil lang doon. Kailangan supportan na ano. Yung mga ganyan. Kailangan supportan yung mga ganyan. Yeah, kahit di ko lalaro eh, bibili ko siya. Pero maganda yung review eh. Pero maganda, mukhang ano din. Yeah, maganda naman daw. Sabihin niya. Yes. Pero yung game muna bago yung kits. Ang hirap i-paint eh. Ay, oo. Puro miniatures. Sabi sa comments, for the Emperor, sabi Pride Rice, ganyan dapat ang CEO. Let's go, sabi niya. Eh, si Pride Rice lang po naglalaro yan ng, ano, ngayon, ng Space Marine yan. Ayun. Ako ang nga bibili ng physical Monster Hunter Wilds kahit sa PC ko lalaruin. Ah. Ayun, no? Space, promise, Space Marine 2, di ka magsisisi zero. Yun! Okay, yeah, promise, bibili ako mamaya. Dahil lang sa, ano yun, nasa sinabi niya yun. Support. Yes. Gusto din natin stream yan. Space yun, no? Marine. Ano pa? Okay, next topic tayo. I think ito na yung last natin. So, yung Stellar Blade recently is nireveal na nila yung kanilang photo mode. Oh, yeah. Ooh. Yeah. Ang ganda ng photo mode nila. And then, but wait, there's more. Tinis din nila yung upcoming collaboration nila with Nier Automata. Napo! Yan, gusto ko yan. Gusto ko yan. Isa na lang eh. Isa na lang eh. I-release na lang sa PC. Yun na lang eh. Ah, yun na lang ako ulag. Yun na lang eh. Auto-buy na eh. Kasi wala akong PS5 eh. Wala akong plano bumili ng PS5 eh. Pero, bash nyo sa PC to. Auto-buy yan, for sure. Take my money. Yes. Lilipat yung mga Nike fans din dyan. Oo, sigurado. Oo nga, no. Tinami niya na. No? Kapag nirelease na nila yun, baka pwede sila mag, ano, magkaroon ng collab sa sariling company. Collab. Yes. Kahit skin lang ng Nike, okay na yun. Nike skin, no? Patay. Please. Oh, patay dyan. Skin ng Nike, tapos yung photo, ano, photo mode. Photo realism na Stellar Blade, tapos skin ng, ano, skin ng Nike. Patay tayo. Tapos may photo mode ka, patay tayo. Yung photo mode nila, ang ganda. Hindi lang photo mode. Actually, studio. Matindi yung sana nila. Parang, plinano eh. Alam, yun nga, alam diba? Nila yung market nila. Alam nila yung market. Shift up talaga alam nila yung market nila. Yun, sobrang yun, alam. Kakaila yun. Baka pwedeng ano yan, VR. Wala din i-hire ng Ubisoft tong CEO na to, sakali. Pinirata lahat ng mga CEO. Kailangan na sila eh. Pero not everything is good news naman in regards sa Stellar Blade. Kasi in a recent article by Forbes, apparently is kinakasuhan ang Stellar Blade by another company called Stellar Blade. No space. Nalito ako dyan, bro. So yun, Stellar Blade is being sued by Stellar Blade. Nice. Yes. So nalito ba kayo? It confused. Confused, yes. Confused. Surprise. Nice. So yun surprise kasi, Pikachu face. Yeah. Seems like kasi merong isang Louisiana company na film production company sila. Yung sila yung nagkakaso sa Shipup and sa Sony directly. Saying na in-infringe daw yung trademark nila, claiming na parang ano, may business damage as a result. Yun nga, ang pangalan ng company nila is Stellar Blade din. No space. Pero iba yung ano nila. Iba yung pwede ba yun? Hindi nila naman pareho yung parang type, yung pagka, ano, type yung format talaga nung pangalan. By kasi right, may space yung isa. May, oh. Diba hindi, diba? Tsaka kung iba din yung industry mo, by right, hindi, pwede. Diba? Oh. Alam ko hindi. Alam ko may issue din ganyan dati, diba? Nike, Nike. Ay, hindi, alam ko meron yung ano, yung Mickey Mouse.
yung public domain naman yun eh. Ah, hindi yun. Naman ano. Oo. Iba siya sa ano. So, bago natin tingnan kung ano ba yung legality nito, ano ba yung mga damages na kiniklaim nila? Kasi, yung Stellar Blade sumikat for obvious reasons. Two big reasons. Ay, pa, kaya. Bakit? Yes, oo. Bakit? Apat. So, apat daw. Oh, apat, oh, apat. Okay, yes. Maganda yung physics eh. So sa mga mag-google pa nung, ano, nung Stellar Blade, do kasi, hindi na mahanap yung company nila. Ang lumalabas to yung game. Imbis na yung Stellar Blade na film company, lumalabas yung Stellar Blade na game. So, in a way, mahina yung, ano, mahina yung SEO nung website nila. Hanggang. Dapat na-capitalize nila eh. Puro ko sa kanila eh. Kasi same domain. Ang, oo, kasi madami nagsa-search, so pwede mong isingit na para lumabas lagi yung ano mo. Oh, na mahina yung ano nila. Mahina. Tapos yung pangalan pa ng domain nila, stellarblade.com. Oo. Oh, dapat sila pa yung unang lalabas. Imposible hindi sila yung unang lumalabas nun. Oh, hindi nila na-capitalize. Sablay yung ginawa nila. Hindi nila na ano yung opportunity. Mahina yung ano, mahina yung dev nila. Oo. Oh. So, yun yung damages na nila. Yun yung damages nila in regards dito. Trademark and then business damages and also. Nakita mo ba? Ayaw nga. O, lumaba. Okay. So, punta naman tayo dun sa legality. Tinanong mo kanina kung pwede ba to o hindi ba to pwede. May fishy na na-discover about dito. Something doesn't add up basically. Kasi, umpisa natin, kailan ba na-file ang trademark yung Stellar Blade? Unang-una kasi, yung Stellar Blade nung Shift Up is pangalan niya sa Project Eve. The name was changed in 2022 and then trademark siya in January 2023. Doon nila re-register yung trademark nung Stellar Blade. Yep. Then on June 2023, na, yung Stellar Blade na film production, sila naman yung nag-register ng kanilang trademark. Uy, so, Nintendo moves. Na-late sila. Nauna pa rin ang ano, ang yung sa Shift Up. Oo. Ang makulit pa dito, after nilang ma-file yung trademark nila, nag-send sila ng cease and desist letter claiming that their logos are confusingly similar daw. Ayun yung logo. Ang layo. Malapit. Lapit? Grabe. I'm so confused. Ano yan? Yung game ba yan? O yung ano? Pero hindi ba parang mas luma pa nga yung Stellar Blade na ano film company? Ito sa logo nila, mukhang luma. Oo, yun nga eh. Parang ginawa yan ng ano, 2004. Yung mga nagpo-photoshop ka ng 2004. Oo. Ganyan. Tapos parang ngayon lang nila naisip na i-ano. Pero yun yan, nauna pa rin nag-trademark yung si Stellar Blade. Oo. Oh. So it doesn't make sense ano yung claims nila dito. Nintendo moves nga. Nintendo moves. Layo pa rin pati logo eh. Pero yun, what are your thoughts? Diba ganun yung ano? Ganun yung ginawa ng Nintendo kay Palworld eh. Game mechanics? Diba yung patent nila months after yung patent infringement. So yung supposedly yung alleged patent infringement na kaso nila sa Palworld na approve lang parang months after ng lumabas ng patent. Ewan ko, ano mangyari dito? Nini-Nintendo nila in short. Ano? Parang cash grab to eh, para sa akin eh. Hindi siya parang matinong ano. Hindi maganda yung intention. Nag-ano lang yan. Para makakuha ng budget. Sayang, sabi niya, sayang. Sayang eh. May something. It doesn't make sense. So, basa. Okay. So, diba? Yun. Take my money, Eve and 2B, para kung nasa langit, sabi ni Krikie. Si PS5 ko eh, wala ka PS5. Sila pasupa, sabi, Stellar Blade OF collab na lang kaya. Tapos, si Tried Rice, sabi niya, may space naman eh. O nga naman, may space niya. Gusto lang ng pera, ewan. Parang ganyan nangyari sa MTG at Yu-Gi-Oh. May nangyari din ganyan sa MTG tsaka Yu-Gi-Oh. Kaya naging spell card na tawag, hindi na magic card. That's okay. I get it. Tapos, alam ko dapat pwede yan eh. May space naman yung name nila, hindi naman same. Mahina ang SEO. Hindi ko nga makita yung company, yung game agad. Actually, pagka sinearch mo, hindi talaga. As in, nasa page 6 na ako, hindi pa sila lumalabas. Mahina nga SEO nila. Tapos, hindi nyo mabibigilan. Masyado excited sa atin kasi the wrong spelling pa siya. Hindi nyo mapipigilan collab ni Iba 2B. Oh, late pala sila eh. Dapat Shift Up ang nag-counter. Oh. BB. Tayo na ba't mag-BB? Korean company Shift Up kasi sa Louisiana naman to fina-follow. Yeah. Pero yeah, what are your thoughts dun sa mga manood ng video na to? Yun lang po. Outro.
Okay, so yun po lahat ng topics natin para sa araw na ito. Kung meron kayong mga topic suggestions, leave nyo lang sa comments, or kung kaya nyo kaming kausapin, kausapin nyo kami. At shoutouts to... Yes, shoutout nga pala sa mga chatters natin for today. Si Lanier, The Fried Rice Gaming, si Humpy Lumpy, si Reconnecting PH, si Loken VT. Loken VT, Agile 1220. Ano pa isa eh? Talang ah. Nahanap ko po. Si Kuma March, tsaka si Sir Niard. Ano ba? Yun, si Senyard. Sir Niard. Pasensya na, sir. Nabubuyoy kami, And yun lang ano natin for today. Okay. So, gusto nyo kaming supportahan. Pwede nyo kaming follow, like, comment, or subscribe. Depende sa kung anong platform nyo kami napapanood. At para maka-join kayo sa discussion namin, available kami every Friday, 8:30 p.m. sa Pinoy Gamer Twitch, where we do our live recording. So, kung gusto nyo maging guest, let us know. Arrange natin yan. At kung gusto nyo ng shoutouts, again, comment lang kayo sa mga videos kung saan nyo ako nakikita, at bibigyan namin kayo ng mga shoutouts. So, bago matapos, introduce ko muna kung sino yung mga nakakulitan nyo today. Ako na muna. Hi guys, side 50% girl dad, 50% single husband, 100% geek. Thank you. At si Navi. Hey guys, Navi here, your fellow weeb gamer and toy photographer. Thank you. Then, and the one and only, the man, the myth, the legend, Zero. Yeah, so nga pala Zero yung OGT for today. Next week, baka Thursday kami, baka gusto yung palitan si Sheryl. Kasi mawala ata siya. Fried rice, baka pwede ka na. Baka naman. Yan lang. See you next week. Paalam. Bye-bye.